Veron, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na sa akin kung anong proposal mo. Gusto mo bang matahimik na ang buhay niyo ng mama mo? May pag-asa pa ba? Hanggat nandyan ka, hindi kami matatahimik ng mama ko. Listen, Clarisse. I don't expect you to agree with everything that I say. Pero ayoko na rin ng gulo. Kaya ayusin na natin ito. May plano na ako. Titigilan ko na kayo ni Laura. Magpapakalayo-layo na ako. Nagagawa mo yon? Oo naman. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi mo na ako sinagot. Anong kondisyon? Clarisse, huwag mo sanang mamasamain, pero... Veron, bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Tungkol ito kay Gio, titigilan ko ang lahat kung... Kung ano? Kung ibabalik mo si Gio sa akin. Anong sinabi mo? Ibalik mo sa akin si Gio. Bakit ko naman ibabalik sa'yo si Gio? Kailan ba siya naging sa'yo? Look, Clarisse, alam kong pinakasalan ka niya. Pero ako na ang mahal niya. Mahal ka ba talaga ni Gio? Of course. We love each other. Masaya na siya sa akin. Pero kayo, lagi kayong away ng away, di ba? At hindi ka na rin masaya sa kanya. So why keep on holding on to things that make you feel sad? Veron, hindi ko naman binabawi si Gio sa'yo eh. Siya tong lumalapit-lapit sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan kung saan mo hinuhugot yung lakas ng loob mo para sabihin sa akin yung mga bagay na yan. Sayong-sayo na si Gio. Total, hindi ko naman na siya kailangan sa buhay ko. He loves me. Pero nagigilty siya tuwing nakikita kanyang nasasaktan. At yung pagiging guilty niyang yon ang pumipigil sa kanya na bumalik sa akin. Lumalapit siya sa'yo, oo. Dahil hanggat nakakakita siya ng pag-asa na papatawarin mo siya, yun yung way niya para hindi na mag-guilty. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin kay Gio na huwag na siyang mag-guilty? Total, ayoko na rin namang magkabalikan kami. Ayoko na sa kanya at wala na akong pakialam sa kanya. Sabihin mo sa kanya, natanggap mo na na wala na kayo. At okay lang sa'yo na bumalik na siya sa akin. Ikaw na mismo magtaboy sa kanya, Clarisse. Akala ko ba powerful ka? Di ba sabi mo sa akin mahal ka ni Gio? So bakit hindi mo siya ma-convince na bumalik sa'yo? Eh kasi nga nagigilty nga siya eh. Ilang beses ko bang paulit-ulit kailangan sabihin yan sa'yo? Veron, alam mong hindi sapat yon para hindi ka balikan ni Gio. Kung mahal ka talaga ni Gio, ipaglalaban ka niya. Mabait si Gio, Clarisse. Ayaw ka niyang nakikitang nasasaktan. Pero hindi ka na niya mahal. You've got to learn to leave the table when the food is no longer being served. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tapusin na natin ito. Kung importante sa'yo ang katahimikan ng pamilya nyo, susunod ka sa gusto ko. At kung hindi? Hindi ko kayo titigilan. Baliw ka na rin talaga, no? Kaya mag-desisyon ka na. Clarisse, kung si Gio yan, mas makakabuti para sa'yo na huwag mo muna siyang sagutin hanggat hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Clarisse, please sagutin mo. Clarisse, please. Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Tagal mo naman mag-desisyon.
Siguro mahal mo pa si Gio, ano? Hindi. Siguro naman mahal mo yung mama mo. So bakit hindi ka pa makapag-desisyon, Clarisse? Importante naman siguro yung katahimikan ng pamilya mo at ni Jade, di ba? Hindi ko lang kasi sigurado kung tutupad ka sa usapan natin. Of course. Pero kung ayaw mo talaga, wala na akong magagawa. Tapusin na lang natin ito. Sandali. Yes, Clarisse. Pumapayag na ako. Basta titigilan mo na kami, patatahimikin mo na kami, itutulak ko si Gio sa'yo pabalik.